Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rofel. Taong 1956, tinambak, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Rofel sa Tinambak. Nasa sentro sila ng baryo noon at ang tanging kabuhayan nila ay pagtitinda. Kapag wala noong ginagawa si Rofel, tumutungo ito sa bundok para kumuha ng mga ligaw na prutas na siyang kanilang ibinibenta. Dahil sa pagtitinda lamang ang kompetisyon sa kanilang lugar, kung kaya't hindi niya hinahayaan na sila'y magsara sa kahit na anong araw. Maaga pa sila noon nagbubukas nang sa gayoy maunahan nila ang kanilang mga kakompetensya. Lahat din ng kanilang maaaring ibenta ay nilalagay nila sa kanilang tindahan para naman kahit papaano ay kumita ito. Sa loob ng ilang buwang pagiging malakas ng negosyo nila Rofel sa Tinambak, unti-unti naman nila itong nakikitang bumabagsak. Hindi yun dahil sa sila'y nalulugi, bagkus ay sa pag-usbong ng kanilang bagong kakompetensya. Nagkataon pa noong halos magkaharap lang sila noon ng tindahan, kaya no may kitang-kita ni Rofel kung papaano yon tangkilikin ng karamihan. Habang pinagmamasdan niya ang kabilang tindahan, napansin niyang purong mga tuyo at rekados lamang ang binibenta nito. Takang-taka talaga noon si Rofel sa kadahilan ng papaanong dudumugin yon ng mga parokyano gayong triple din ang dami nito sa kanyang tindahan. Nasisiguro din niyang parehas lang sila noon ng pinagkukunan dahil halos lahat ng kanilang mga tuyo ay magkakaparehas. Ilang araw pa ang lumipas, ganon at ganon pa rin ang nangyayari. Dahil sa dami ng mga parokyano ng tindahan na yon, nagkaroon na ito ng sapat na kita para bumili ng mga panibagong maititinda. At sa ilang araw na pagmamasid doon nila Rofel, kahit kamay ng nagbebenta, wala silang nakita. Isang araw, ramdam na nila ang kagipitan sa kanilang pamilya. Wala nang maisip na paraan noon si Rofel kung hindi ilako ang kanyang mga paninda. Sa isip-isip niya, kung hindi siya makakabenta sa kanilang baryo, maghahanap siya ng angkop na lugar para magkaroon ng parokyano. Nagpasya na din siya noong pagmasda ng pamilyang nagpapalugi sa kanilang negosyo para naman magawa niyang malaman kung sino-sino ang mga ito. Makalipas ang ilang oras na paglalako ni Rofel ng kanyang mga paninda, kahit papaano'y nagkaroon na din siya ng kita. Nang mapagtanto niyang wala nang bibili sa mga dala niya, ninais na niya noong umuwi para magpahinga. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, bigla naman siyang napatigil nang masipat niya ang tindahan ng kanilang kalaban na dinadagsa na naman ng karamihan. Dala ng kuryosidad noon ni Rofel, nagpasya siyang ito ay lapitan para matingnan ng malapitan. Sa paglapit niya sa harapan ng tindahan, bigla namang sumambulat sa kanya ang isang napakatandang babae na nakangisi. Kulukulubot na ang balat nito at halos uugod-ugod na dahil sa sobrang katandaan. Bili ka na, iho. Mga masasarap dito ang paninda ko. Ano man ang iyong bilhin, nasisiguro kong ikakasaya mo. Wika ng matanda sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, marahan naman itong hinawakan ang kanyang kamay. At kasabay nito ang pagramdam ni Rofel ng kakaiba sa presensya ng matanda. Bagaman ordinaryong tao siya, alam niya ang pinagkaiba ng mga katulad niya sa mga nilalang na hindi nila nakikita. Dahil sa kakaibang enerhiya ang pumapasok noon kay Rofel, kung kaya't hindi niya napigilang ilayo ang kanyang kamay sa matanda.
Matapos niya itong gawin, kitang-kita niya ang pagkunot ng noo nito, indikasyon na hindi yon natutuwa sa kanyang ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman niyang nilisan ang lugar para bumalik na sa kanilang bahay. Wala siyang biniling kahit ano sa matandang yon, gawa ng pansin niya noon ang pagiging bulok ng mga paninda nito. Sa pag-alis niya sa lugar, muli na namang binalot ng palaisipan itong si Rufel. Nang masipat niya ang muling pagsidagsaan ng mga tao sa lugar. Wala naman siya sa lugar para siraan ang tindahan ng matanda, kung kaya't hinayaan na lamang niya ang mga ito. Nang makabalik na si Rufel sa kanilang tahanan, bitbit niya noon ang pagdududa sa matanda na maaaring isa itong aswang. Kinagabihan, dahil sa wala naman siyang ginagawa, nagpasya siya noong gumawa ng maliit na butas para masipat ang tindahan ng matandang nananatiling nakabukas. Napakalalim na noon ang gabi, kaya na may labis ang kanyang pagtataka na nananatili pa rin yung nakabukas para sa mga maliligaw na mamimili. Mula sa lugar na yon, tanaw na tanaw ni Rufel ang isang maliit na gasera na nagbibigay liwanag sa tindahan ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kung ano-ano namang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Kagaya ng, bakit hindi natutulog ng maaga ang matanda, gayong kinakailangan itong magpahinga ng mahaba. Sa pagpatak ng alas 11 ng gabi, patuloy pa rin nakabukas ang tindahan ng matandang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niya itong nasipat na lumabas na siya namang inakala niyang magsasarado lang ng tindahan nito. Subalit paglabas noon ng matanda, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong paisa-isang dinadakot ang mga tuyo na kanyang itinitinda. Matapos niya itong gawin, agad naman niya yung itinapon sa lupa habang patuloy na bumubuka-buka ang kanyang bibig. Dahil sa mga pangyayaring yon, bigla namang napaisip si Rufel kung bakit yun ginawa ng matanda. Kung iisipin, napakabenta ng mga tuyong yon kung kaya't wala siyang maisip na dahilan para ito'y sayangin. Dahil sa mga nangyari, mas lalong nagka-interes si Rufel sa matandang kanyang pinagmamasdan. Nakakaramdaman siya noon ng antok sa kanyang katawan. Pinilit niya itong pangibabawan para lamang masilayan ang itinatagong sikreto ng kanilang kalaban. Sa pagpasok ng matanda sa bahay nito, bahagya namang nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Rufel nang marinig niya ang mga pagsisialulungan ng mga aso. Pagbalik niya ng tingin sa bahay ng matanda, bigla naman niya yung nasipat na nakatuwad habang marahang lumalabas ng kanyang tahanan. Nanlilisik din ang mga mata nito habang dahan-dahang tumatayo ang mga buhok nito sa ulo. Pagsilay ng matanda sa kanilang pamamahay, mabilisan namang napakubli si Rufel sa takot na baka magawa siya nitong masilayan. Bale, naghihintay din siya noon ng ilang minuto bago muling pagmasda ng matanda. Sa pagsilay niya sa lugar, wala na siya noong nadat ng kakaiba sa paligid. Animoy nakalayo na ang nilalang ngayon para umpisahan ang kanyang paghahanap ng pagkain. Bagaman wala na siyang nakikita sa lugar, mariin pa rin siya doong nagbantay sa paniniwalang ito ay babalik sa pintuang kanyang unang nilabasan. Napag-isip-isip din noon ni Rufel na kinakailangan niyang maging saksi sa nilalang ngayon nang sa gayoy mabigyan niya ng babala ang karamihan sa kanyang mga kababaryo. Alam kasi ni Rufel na aswang ito sa kadahilan ng tanging aswang lamang ang nagkakaroon ng kakayahan para makapagpalit ng anyo mula sa pagiging tao patungo sa pagiging isang demonyo. Isang oras pa noon ang lumipas, muli na namang narinig ni Rufel ang pagsisialulungan ng mga aso
hudyat ng pagbalik ng matanda. Sa muling pagsilay niya noon sa siwang ng kanilang dingding, doon niya nakita ang matandang merong hila-hilang isang katawan ng tao na wala ng ulo. Dali-dali itong ipinasok ng matanda sa loob ng kanyang tahanan at kasabay nito ang mabilisang pagsara ng tindahan. Matapos ang mga pangyayari, doon pa lamang naramdaman ni Rafael ang katahimikan sa buong paligid. Ilang oras niya pa noong hinintay na gumalaw ang matanda, subalit hindi niya na yon nakita. Sa pagsapit ng bukang liwayway, doon pa lamang napagpasyahan ni Rafael na magpahinga. Ang antok kasi noon, tila ba hindi na niya lubusang naramdaman dahil sa takot na kanyang mga nasilayan. Nang medyo mahimasmasa na siya kahit papaano, pinili niya munang magpahinga ng ilang oras. Kinahapunan paggising niya, agad naman niyang pinagmasdan ang tindahan ng matanda na patuloy pa ring pinagpipilahan. Dala ng kuryosidad noon ni Rafael, ninais niyang magbantay sa labas ng kanilang bahay para magtanong sa mga taong bumibili doon. Pagsilay niya sa kanyang kaibigan na dadaan sa kanilang tahanan, nabitbit ang mga pinamili nito sa matanda, agad naman niya yung hinarang. Boy, matanong ko lang, anong binibenta ngayon ng matanda? Tanong ni Rafael. Karne ng baboy. Sariwang sariwa pa nga eh. Sabi ni Aling Tirsing, kagabi lang yun kinatay. Sagot naman ang kaibigan ni Rafael. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hindi karne ng baboy ang daladala ng matanda noong nagdaang gabi. Para maiwasan ang anumang katanungan sa kanyang kaibigan, napatango na lamang siya habang nag-iisip ng malalim. Labis kasi siyang nababahala noon na baka mayanggaw ang lahat ng taong tumatangkilik sa ibinibenta ng matanda. Masyado yung mapanganib para sa kanila, lalo pat halos ang kabuang taong nakatira noon sa baryo nakatikim na ng mga binibenta nito. Bagaman may alam si Rafael sa sikreto ng matandang yon, pinipilit niya pa rin itong itago sa paniniwalang magdudulot lang yon ng kasiraan para sa kanyang pamilya. Maaari kasing isipin ng ibang taong makarinig ng kanyang salaysay na sinisiraan niya lamang ang matanda para muling bumalik ang kasaganahan ng kanilang tindahan. Ayaw naman niyang mangyari ang ganoong bagay, kaya na may mas pinili na lamang niyang itago ang mga bagay na kanyang nalalaman. Sa paglipas pa ng mga araw, parami ng parami ang mga karning ibinibenta ng matanda. Napapansin ni Rafael noon, lahat ng mga pangunahing parokyano nito, parati ng aligaga at parabang araw-araw naghahanap ng gulo sa baryo. Magmula noong tinangkilik ng kanyang mga kababaryo ang tindang yon, tila ba doon na dahan-dahang nagkagulo sa kanilang lugar. Sa takot na madamay noon sila Rafael, ninais nila noong manatili sa kanilang tahanan, araw man o gabi. Siya lang noon ang lumalabas para kumuha ng kanilang mga pangangailangan, kagaya ng ulam at iba pa. Nang hindi na maatim ni Rafael ang pangyayaring yon, nagpaalam siya sa kanyang asawa na tutungo sa ibayong baryo para humingi ng tulong sa albularyo. Isang araw lang noon ang kanyang hiningi para naman kahit papaano'y makabalik siya sa lalong madaling panahon. Hindi rin kasi maiwasang mag-alala ni Rafael sa kanyang pamilya, lalo pat maliliit pa ang kanyang mga anak. Sa pag-alis ni Rafael sa kanilang tahanan, agad naman niyang pinatakbo ng napakabilis ang kanilang nag-iisang kabayo. Marami ang nagtatanong noon sa kanya kung saan siya tutungo, subalit wala siyang pinagsabihan sa mga ito. Alam kasi noon ni Rafael, lahat ng nakakain ng mga ibinibenta ng matanda, nasisiguro niyang hindi na yon katiwa-tiwala.
Ilang minuto pa ang lumipas. Medyo nakalayo-layo na noon si Rafael. Banayad na noon ang kanyang pagpapatakbo sa kanyang kabayo nang sa gayoy hindi yun mapagod ng husto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan, bigla naman siya noong natigilan nang makaramdam siya ng mga nagsisitakbuhan sa mga talahib na kanyang dinaraanan. Pagsilay doon ni Rafael, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang iilan sa kanilang mga kababaryo na nananakbo. Namumula ang mga mata nito at tila ba siya ang punterya kung bakit yun nadapo sa lugar na yun. Sa takot noon ni Rafael, buong puwersa niyang pinatakbo ang kanyang kabayo na siya namang nagdulot ng napakalayong agwat sa mga nilalang. Hindi na siya nito nagawang mahabol, gawa ng limitado lamang ang lakas at kakayahan nito sa ilalim ng sikat ng araw. Nang medyo makalayo-layo na siya sa mga aswang, nagpa siya si Rafael na pagpahingahin ng bahagya ang kanyang kabayo. Napapansin niya kasi noon na masyado nang malalim ang paghinga nito na siya namang hindi magandang senyales para sa kanyang alaga. Ilang minuto pa ang lumipas, muli naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay para marating ang tahanan ng albularyo. Nakakaramdaman siya ng gutom sa kanyang katawan, hindi niya ito ininda sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, buhay ng kanilang pamilya at ng kanyang mga kakilala ang nakataya. Kinahapunan, narating na nga ni Rafael ang baryo. Agad naman niyang tinungo ang bahay ng albularyo para ipagbigay alam dito ang mga bagay na kanyang nasilayan. Dahil sa kilala ni Rafael ang albularyo sa lugar na yon, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na matunto ng tahanan nito. Sa pagdating niya sa bahay ng albularyo, nadatnan niya yung nakaupo habang nagtatabako. Dali-dali naman niya yung nilapitan upang mailahad ang kanyang pakay. Manoy Along, may problema ho kami. Maaari ho bang sumama kayo sa aking baryo? Pakiusap ho, napaka-importante lang. Bungad na wika ni Rafael. Nang marinig ito ng matanda, hindi naman yun sumang-ayon sa kanyang sinabi sa kadahilan ng marami din itong ginagawa. Nang mapagtanto ni Rafael na hindi yun sasama sa kanya, hanggat wala itong nakikitang malalim na dahilan, doon na siya nagpa siya na ilahad ang mga bagay na kanyang nasilayan. Matapos niya itong maibahagi sa matanda, maging ito man hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Wala kasi itong nababalita ang ganung bagay sa kanilang lugar, kung kaya't labis na nagtaka ang albularyo sa mensaheng kanyang inilahad. Upang mapatunayan ang kanyang mga sinabi, nagpa siya yung sumama sa kanya, bit-bit ang lahat ng gamit nitong pangkombate. Nagdala din noon ng mga pangontra ang albularyo, kagaya ng mga buto ng alimango at iba pa. Habang tinatahak nila ang daan, doon na ikwento ni Rafael ang kanyang mga nasilayan. Nasisiguro niya noong totoo ang kanyang mga nakita, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin noong mga oras na yon. Sa pagsapit ng alas 10 ng gabi, nakarating na nga silang dalawa sa baryo ni Rafael. Paglapit pa lang doon ng matanda, agad na nitong naramdaman ang napakaraming salot sa buong paligid. Di pa man sila noon nakakalapit ng husto sa bahay nila Rafael, tinambangan na sila ng 5 kataong tuluyan ng nayanggaw ng matanda. Nag-aangil ang mga nilalang na yon habang patuloy na nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila. Matapos itong masilaya ng albularyo, agad naman itong bumaba sa kabayo ni Rafael at kasabay nito ang kanyang pagkuha sa bayong ng isang napakahabang buntot pagi. Sinong nagpasunod sa inyo rito?
Maaari bang malaman ang kanyang pangalan? Tanong dito ng albularyo. Nang marinig ito ng mga nilalang, bigla naman yung sumugod sa kanila ng walang pagdadalawang isip. Sa puntong yun, wala nang nagawa ang albularyo, kundi hatawi ng mga ito ng kanyang latigo. Pagtama ng buntot pagi sa katawan ng mga nilalang, kitang-kita ni Rafael ang pagpilipit ng mga ito dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. Ang iilan sa mga yanggaw na yon ay tuluyang binawian ng buhay matapos tumanggap ng hindi bababa sa 3 beses na paghataw ng latigo ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-iisang yanggaw na lamang ang natitirang buhay. Dahil sa kawalan na nito ng lakas para tumayo, marahan naman yung nilapitan ng albularyo para sindaki ng husto. Sa paglapit niya sa kinaroroon na nito, dahan-dahan naman niyang inilapat sa leeg ng nilalang ang kanyang latigo. Narinig mo naman ang tanong ko kanina, hindi ba? Muling tanong ng albularyo sa yanggaw. Si Aling Tirsing ang pinagsisilbihan namin. Biktima lang din kami. Maawa ka. Huwag mo akong patayin. Manginig-nginig na sagot naman sa kanya ng yanggaw. Nang marinig ito ng albularyo, hindi na ito nagdalawang isip na tuluyan ang nilalang. Matapos niyang patayin ang mga yanggaw, agad naman niyang inutusan si Rafael na itali ang mga ito sa likod ng kanyang kabayo. Dadalhin nila yon sa malayong parte ng lugar, kasama ng bangkay ng matandang nais nilang kitila ng buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating na nga nila noon ang sentro ng baryo. Dahil malalim pa ang gabi, kung kaya't ang sumalubong sa kanila ay tanging katahimikan lamang ng buong paligid. Sa pagturo ni Rafael sa bahay ni Aling Tersing, agad naman yung lumabas ng walang pag-aalinlangan. Animoy matagal na sila nitong natunugan bago pa lamang nila mapasok ang baryo. Dahil sa bigla ang paglabas noon ng matanda, kung kaya't hindi niya maiwasang magulat sa kanyang mga nakita. Sa sobrang takot noon ni Rafael, napakaripas siya ng takbo sa likod ng albularyo habang nagtatago. Huwag kang mabahala, Rafael. Kayang-kaya natin ang demonyong yan. Wika ng albularyo nang maramdaman ito ang takot sa kanyang katawan. Nang marinig ni Rafael ang sinabi nito, kahit papaano, pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili. Mahirap kasi noong gumawa ng pasya, lalo pat kung punong-puno ka ng takot sa iyong katawan. Makalipas ang ilang minutong pagtitiga ng aswang at albularyo, doon na nga gumalaw ang nilalang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang albularyo naman noon kasama ni Rafael ay nag-umpisa na ding gumalaw nang sa gayoy maipakita sa nilalang na yon na hindi siya nasisindak sa anyo nito. Maya-maya pa, bigla namang kumaripas ng takbo ang nilalang na yon papaikot sa kanilang kinaroroonan. Ginamit nito ang dilim ng paligid upang maikubli ang kanyang wangis sa paningin ng kanyang kalaban. Paulit-ulit yung ginawa ng nilalang, subalit wala itong bisa sa talas ng paningin ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung sumunggab ng napakabilis at kasabay nito ang buong lakas na pagwasiwas ng latigo ng albularyo. Mabilisan yung pumulupot sa leeg ng aswang dahil sa mga usal doong nakabalot. Nang maramdaman ng nilalang na yon ang talas ng latigo, panay naman ang ginagawang pagpupumiglas nito, subalit hindi na yon hinayaan pang makatakas ng albularyo. Matapos ang ilang minutong pagpupumiglas, tuluyan na din yung nanghina at kasabay nito ang mabilisang pagtali ng matanda sa buong katawan nito. Rafael, isabay mo na din tong itali sa likod ng iyong kabayo.
Huwag kang mag-alala. Wala na yang magagawa. Wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Rofel, agad naman niyang kinaladkad ang nilalang habang patuloy niya yung pinakikiramdaman. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang inilibing ng matanda sa sentro ng baryo ang iilang piraso ng mga buto ng alimango. Ayon sa matanda, yon ang magpapalaya sa lahat ng niyanggaw ng aswang sa baryo ni Larfel. Aabutin lamang yon ang 3 araw bago tuluyang malinis ang buong paligid. Dagdag pa nito, wala na silang maaari pang ikabahala sa lugar dahil nasisiguro niyang hindi na paninirahan ng mga aswang ang kanilang baryo sa loob ng 10 taon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa paana ng bundok. Inilibing nila doon ang lahat ng nilalang na kanilang pinaslang, nang sa gayoy tuluyan ang magkaroon ng katahimikan ang kaluluwa ng mga ito. Nang maisagawa na yon ni Rofel, agad namang nagpaalam sa kanya ang albularyo na babalik na yon sa iba yung baryo. Para maipakita niya noon ang kanyang pasasalamat, ibinigay niya sa matanda ang kanyang nag-iisang kabayo. Nangako naman yung aalagaan niya ang kabayong yon, kagaya ng pag-aalaga na ginawa doon ni Rofel. Makalipas ang ilang linggo, kahit papaano'y bumalik na ang tindahan ng kanilang pamilya. Maraming haka-haka ang kumalat ukol sa bigla ang pag-alis ng matanda na siya namang hindi na niya pinakialaman. Mas pinili noon ni Rofel na ituon lamang ang kanyang pansin sa kanilang negosyo sa paniniwalang yun lamang ang kanyang maipapamana sa kanyang mga supling. Magmula noong nakainkwentro si Rofel ng aswang, naging mapagmatsyag na siya sa buong paligid. Lahat ng kanyang parokyano noon ay maigi niyang sinisiyasat sa takot na baka isa itong yanggaw ng matandang aswang na pinatay ng albularyo. Gayunpaman, hindi mawala-wala sa isipan ni Rofel ang sinabi sa kanya ng albularyo na maaaring bumalik ang mga aswang sa kanilang baryo makalipas lamang ang 10 taon. Okay, opinyon ko sa kwento. Bakit kaya sa loob lang ng 10 taon makakabalik na yung mga aswang? Bakit hindi ginawa ng albularyo na permanente? Diba? Ano yun? Yung mga binaon niyang pangontra doon, may expiration date? Parang 10 years lang, tas expired na? Parang ganun eh, no? O baka kasi 10 taon lang ang itatagal ng visa nung pangontra, tapos kailangan dasalan or kailangan basbasan para gumana ulit. Pwedeng ganun. Malaking puntos yung ganun. Pero bakit nga ba 10 taon? Diba? Pero maganda na rin, magandang bagay na rin yun para wala nang tumirang aswang dun sa buong baryo. Kasi ang sabi sa kwento, buong baryo nila Rofel, hindi na magkakaroon ng aswang eh. Napakalaking puntos nun. So, kahit sabihin mong may mga dumayong aswang galing Karatig Baryo, hindi nila magagawa kasi nga may baon na pangontra. Pero yun lang siguro, kailangan nilang talagang dasalan o alagaan o alayan. Wala eh, walang nabanggit sa kwento eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.